Okay, so we're down to the last experiments. So dito nucleic acids ang pag-usapan natin. For this experiment, unlike yung DNA that we wanted to extract the DNA as a whole para mabuo yung ano natin pag para makita natin yung mga strands, dito be-breakdown natin yung mga nucleic acids to figure out yung mga components niya. Okay? So if you read the first part of the nucleic acid discussion, so, punta na lang kayo doon. Okay, so pinag-usapan yung nucleic acids, deoxyribonucleic acid, DNA and RNA. So, they are long polymers of nucleotides. So, di-discuss ko naman yan. Na-discuss ko na rin sa lecture, pero ito yung first page ng nucleic acids, no? So, ribonucleotides are the subunits of RNA, and the deoxyribonucleotides are the subunits of DNA. So, meron kang 3 to 5 prime phosphodiester bonds in both DNA and RNA. Kung baliktad dyan, 5 prime to 3 prime. DNA is a double helix. So, yung sugar ng RNA is ribose, so DNA, deoxyribose. So may phosphate backbone ka dun sa outside the helix of the DNA. And you have complementary bases, C at saka C to G, and A to T pag DNA. So the base pairs are held together by hydrogen bonds. So if you remember yung ano natin, mnemonic natin, 3 CG, no? So C and G, 3 hydrogen bonds. T at saka A, 2 ta, so 2 hydrogen bonds. So yung cytosine at saka thymine, yan ang mga ano natin, purines. Ay sorry, pyrimidines yung mas maliit. Tapos yung purines natin for DNA ay adenine and guanine. Okay, so nucleic acids play a vital role in cellular organization and function. They are essential in cell division, reproduction, and transmission of hereditary factors. They are also important in protein synthesis. So, na-explain naman sa lecture yan. They are components of molecules that function as cofactors or coenzymes. So, the most famous is ATP, of course. Yung, ano natin, yung nucleotide na yan. Yung dinucleotide, FADH2, at saka NADH. Pati na rin ATP. It's composed of nitrogenous bases, tapos may sugar, tapos may phosphate ka. So, they're mildly soluble in cold water. Kaya maganda yung kinuha natin sa experiment. It's mildly soluble. So, kaya mag-precipitate out. Insoluble in alcohol, but mixes instantly in weak alkali, forming alkali metal salts. So, they precipitate from an alkaline solution by the addition of an acid. Complete hydrolysis of nucleotides yields a mixture of sugar, purine, and pyrimidine bases, and phosphate. Okay, so dito sa... Narecord ko na ba to? So dito sa experiment natin, yeast yung source natin ng nucleic acid. So ginamit natin yung salt na para i-mag, ano, basically, yung purpose naman ng sand is to just to make sure na mapino yung mga ano maging smaller, ma-breakdown yung yeast into smaller
particles, no? Okay, yung nag-add tayo ng sodium hydroxide kasi nga, sabi nga sa manual, with an alkaline solution, you can precipitate the nucleic acid. Kaya ka nag-add ng sodium hydroxide. Okay? So yan, pinainit mo para mag-breakdown yung mga components ng nucleic acids natin. So next natin. Okay, teka lang ha. So, bakit ayaw niyang mag... Okay, so hindi ang pinaka mga dahil kulang tayo sa chemicals, we're able to do this nucleoprotein experiment. So dapat magkakaroon ka ng blue-violet color. So saan galing yung blue-violet color? Ito ay dahil meron kang protein dun sa nucleic acid. So magtataka kayo, bakit may protein sa nucleic acid? So remember yung pagbalot ng DNA, in order for the DNA to be wrapped, to make sure that the DNA structure is tightly coiled, no? So kinoil mo na siya dun sa helix, tapos yung mismong DNA structure, iko-coil-coil mo uli para maging magkasya sa siya sa loob ng cell. Ito ay dahil sa histones. So na-discuss ko na to sa lecture. So yung histone na yun yung nucleoprotein mo. So kaya nagkaroon ka ng blue violet color by the addition of copper sulfate and 10% sodium hydroxide solution. Okay? So parang burette test na yan. Okay. Dito naman sa ribose, hindi natin ginawa, no? Pero dun sa ribose solution, actually, wala tayo yan. Pero dapat kasi yung bile arsenal reagent, kasi yung ribose mo is pentose, mag-ano siya, may merong color change. Pero anyway, hindi naman natin nagawa yan. So mag-skip tayo. Basically, yung mga steps dyan, mag-test natin presence ng ayun, mga sugars like deoxyribose, inorganic phosphate, nagkulang lang tayo ng chemicals. Itong purines, test for the presence of purines. So you place 2 ml of the filtrate in a test tube. You add 2 to 3 drops of 0.1 molar silver nitrate. Magpo-form ka ng white precipitate to indicate the presence of purines. Okay? So yun, basically you're figuring out the components of the nucleic acid. So kung i-breakdown mo yun lahat, yung sugar, yung nitrogenous base, yung phosphate, dito yung mga test niyan. So, punta tayo sa answers to questions. Account for the formation of precipitates in the test for purines. Yun nga, mag-perform na precipitate yung purine dun sa silver. Okay, so magkakaroon ng complex yan. You will form a white precipitate. Enumerate the hydrolytic products of RNA and DNA. So, pag be-breakdown mo yung RNA, meron kang ribose, meron kang nitrogenous base, so either purine or pyrimidine, tapos meron kang phosphate. Ang DNA naman, may deoxyribose ka, may phosphate ka pa rin, tapos meron kang nitrogenous bases. So, ang difference lang nila, sa RNA, meron kang uracil, sa DNA, meron kang thymine. Okay? What are the three most common forms of RNA?
So yan, nandiyan yung tRNA, yung nagdadala ng amino acid. So ito yung transfer RNA. Tapos meron kang yung part ng ribosomes, ribosomal RNA. So part siya ng paggagawa ng protein. Tapos yung nag-undergo ng transcription galing sa DNA, yun yung messenger RNA. So, alam niyo na yung roles niya. Diniscuss ko na sa lecture natin. Okay. So, dito naman sa next question. What damage? Okay, so what damage does DNA, what damage does UV light cause in DNA? Okay, so yung UV light kasi medyo strong yung energy. Lalo na yung ano, so kung titingnan natin yung energy ng mga light sources, so visible light, okay, katamtaman lang yung energy. So, yung mas mataas na energy dyan ay UV light, tapos X-rays, tapos gamma rays. So, capable yung mga light radiation na yan na magkakos ng mutation, lalo na yung mga X-ray at saka gamma rays. In fact, yung gamma ray, pwede kang mamatay immediately or after 1 year, sure na yun. Pag na-expose ka sa radioactive substance and gamma rays ay tumama sa body mo, hindi ka magiging Incredible Hulk, mamatay ka dahil dun sa radiation na yun. Sa X-rays, kaya ka binabawal na gusto once or three times a year or once every 3 months, yung exposure mo sa X-ray can also cause damage, no? So, pag mangyari yan, it can cause cancer. It can cause cancer dun sa mga, ano mo, sa cells mo. Or it can cause mutation. So, diniscuss ko naman yan sa lecture din. So, yung types of mutation, diniscuss ko. In fact, yung mga fruit flies, sinasadyang in-expose sa UV light para tingnan yung mga iba-ibang mutations na possible. So, mga nag-experiment yan mga sa genetics. Draw the structure of the purine ring and indicate the nitrogen that is bonded to sugars in nucleotides. Tapos yung pang-anim, draw the ring structure of pyrimidines in a nucleotide. Which nitrogen atom of the pyrimidine is bonded to a sugar? So, punta tayo sa lecture. Balikan natin yung lecture para masagot na natin to. Hindi na pala nakikita yung questions. Anyway, ano ba, nasa manual nyo yan. Diniscuss ko lang yung mga answers to questions. So, punta tayo dun sa discussion on nucleic acids na. Para yung post-lab questions. Ito na tayo sa structures. Ayun. So, yung nag-attach dun sa sugar, yung nitrogen na to. Okay?
So, kung ano ka, kung pyrimidine base ka, then yung nitrogen na nasa pinakababa. Okay? Kung yaano natin, position natin yan. Nasa, basta yung pinakababa. Kasi hindi naman lahat carbon yan. So, hindi ko man na number. So anyway, yung carbon, yung nitrogen sa baba, yan yung kakabitan dun sa sugar. Okay? Tapos yung hydrogen bonding, dun sa mga oxygen at saka nitrogen na nandiyan sa structure. Ganon din sa mga purines, yung so dalawa yung nitrogen mo sa baba, itong nitrogen na nasa mas maliit na ring, yung five-membered ring, dito kakabit dun sa sugar. Okay, so tandaan nyo yan. So, pag mag-breakdown ang DNA or RNA, mag-breakdown into these bases. Tapos yung sugar mo nga, sa RNA, you have ribose, deoxyribose naman sa DNA. So, take note, sa carbon 1, kakabit yung nitrogen base. Okay? So, kaninang sinasabi natin, yung kanina sinasabi natin, nitrogen yan, nakaka-attach sa carbon 1. Okay? So, carbon 1 palagi. Same with ribose and deoxyribose. Again, sa deoxyribose, kaya tinatawag siyang deoxyribose, wala kang oxygen dun sa second carbon. Tapos, dun sa third carbon, yun yung 3 prime, no? So, dito kakabit ang yung next nucleotide. Kaya magkakaroon ka ng polymer niyan. Kaya ka may nucleic acid ka. Dahil yung next nucleotide kakabit dito sa carbon 3. Okay? Tapos yung carbon 5, dito meron kang phosphate dyan. Dito, yan yung nagpo-form ng nucleotide mo. So, meron kang nitrogen base, sugar, tapos phosphate. So, meron kang nucleotide. So, shortcut natin, syempre, ang tawag natin sa sugar niya, deoxyribose, pero complete name is 2-deoxydiribose sugar para sabihin, para alam natin kung saan yung walang oxygen na sa second carbon. Okay? So, yun. Just review lang sa ano natin, sa structures natin, yung nitrogen kakabit dun sa carbon 1. So, you have a nucleoside. Once this becomes phosphate, it becomes a nucleotide. So, yan yung beta N-glycosidic bond. Okay? So, yun. So, just recall the discussion sa lecture natin about the structures. Lalabas yun sa quiz natin. Ah, sa exam. Sa lab exam natin. Okay, and then next, yung sa extraction ng DNA sa banana. Actually, any source yan. So, ang best na ginamit natin, banana, no? So may DNA source tayo, may table salt, meron tayong cold water or ano, meron tayong rubbing alcohol, blender, strainer, cup or bowl or and test tubes, and straw or wooden skewers. So in order to perform the DNA extraction, teka, hindi yata ito yung ano. Hindi yata ito yung ginawa natin. DNA extraction from a banana. Dapat. From any cell kasi yun. Bakit nawala? Okay, share ko to.
Okay. Yeah, wala yung website. DNA extraction. Okay, so next truck natin banana, so we need salt, strainer, glass jar, and rubbing alcohol. So, kung meron naman kayong ziplock kasi wala kayong blender, so importante na medyo talaga well mashed yung banana kasi gusto natin ma-break down into the smallest possible unit siya para you have more or less cellular na yung ano niya. Mag-breakdown mo na siya into mostly cells. Pag ganun na, what you need is just to open up the cell. So, mas madali sa blender, you add a teaspoon of salt. So, you help break apart the cell. So, the salt will help the DNA stay together during the mashing process. Okay? So, pag sa blender, 5 to 10 seconds, okay na yan. You pour the mixture into the strainer. You want the jar to be about half full. So, maglalagay ka na ng liquid soap and gently stir the mixture. And you should not try to create bubbles when stirring. So, gusto mo kasi dun sa liquid soap or detergent, kasi nga yung DNA mo nasa loob ng plasma membrane, nasa loob ng nucleus mo. So, ang purpose ng liquid detergent is to break apart the plasma membrane para lumabas yung DNA. Okay? Tapos nga, may kinalaman yung cold pag malamig yung alcohol mo, ina-affect mo yung solubility ng DNA. So, sasama yung DNA dun sa cold rubbing alcohol. Okay? So, magpre-precipitate siya dun. Tapos, yon, you wait for 5 minutes to allow the DNA to separate from the solution. And you can use the stirring rod or the toothpick so that the DNA floats to the alcohol mixture. So it will be long, so para siyang sipon. So nakita niyo, marami sa inyo nakakita nun. So another alternative is the centrifuge. So ginamit mo yung centripetal acceleration or yung centrifugal force. Pero syempre sa physics may debate kung totoong force yung centrifugal. Pero anyway, yung concept nun, kasi nga, di ba, parang spin dryer. Yung spin dryer, inikot-ikot mo. So, ang mangyayari, yung water, matatanggal sa damit, no? So, ganun ang concept din ng centrifuge. Yung mga much denser substances will go to the bottom of the test tube. Tapos yung mga less dense, hindi yan sasama. So, kaya kinuha lang natin yung nasa ibabaw. Nandun yung DNA. Tapos nung nilagyan natin alcohol slowly,
ano natin expect na magpreprecipitate out yung DNA dun sa alcohol solution. So, most of you were successful. So, nakita nyo yung DNA. Mapagyayabang nyo na yan sa mga friends nyo hindi pa nakakita ng DNA. Okay? So, yan. When pouring alcohol, make sure that the two separate layers are being formed. So, yun yung ano, kaya mabagal. Hindi directly. Kasi kung directly yan, hindi maganda yung gusto mo magkaroon ng parang interface eh. May isang layer, mag-form ka nicely ng isang layer, doon magpreprecipitate yung DNA. So, the bottom layer is the banana mixture. The top layer is the alcohol. So, yung DNA pupunta doon sa alcohol part na doon yung magpreprecipitate. So, you twist the toothpick slowly para makuha yung ano, yung DNA. We can do this actually for other plants or animals, pwedeng liver, pwedeng onion, kaya rin gawin yun. Kahit strawberry, kaya rin gawin. Okay? So, let's understand the process. Mashing the banana exposes a greater surface area from which to extract the DNA. The liquid soap is added to help break down cell membranes to release the DNA. The filtration step, pouring the mixture through the strainer, allows for the collection of DNA and other cellular substances. So, skinip natin yun kasi alam ko eventually mahiwalay naman yung mga components. The precipitation step, so may cold alcohol down the side of the glass, allows the DNA to separate from other cellular substances. And then yung toothpick, yun nga, kasi nga, ano siya, strand siya, makuha mo siya by the toothpick. Okay, so alam naman nyo yung DNA. Okay, so yun. So basically, nasagot natin yung mga tanong sa experiment. So lalabas yun sa exam natin. Ano pa ba? Okay, yung mga guide questions, write down the observation and factors. So, yun nga, importante malamig yung alcohol, tapos yung pag-pour mo gently dapat. Maganda sana yung ano nyo, pag-mash nyo. So, sinabi dun 2 tablespoons. So, sa tingin ko, the more detergent, the better. Kasi mas ano yung sasama naman yung DNA dun sa detergent mo. Tapos may salt naman, so hindi siya mababreak. Yun, in-explain ko na yung what is the purpose of the different reagents in the procedure. Nandun naman actually sa site mismo. How does a centrifuge separate components of a cell? So as I've mentioned, due to the centripetal acceleration, or as some say, it's the centrifugal force, pero up to the debate yun kung totoong force ang centrifugal force. Ang key dyan, yung density difference nila. So, 2 minutes lang, hindi ko, di ba 5 minutes yung nakalagay doon, pero 2 minutes lang. Kasi pag napansin ko, lampas 5 minutes, sobrang hindi na ano. So, hindi na DNA, nag-break apart pati yung ano. Hindi maganda yung DNA quality. So, 2 minutes lang na ano, yung centrifuge. So, yung heavier substances, bababa, matitira yung DNA dun sa solution. Okay. So, I guess that's it. Okay, so tapos na yung discussion natin.
I'll just upload this. Wala na yung ano. Hindi ko na include yung sa saliva kasi hindi lahat naka-experiment nun. So kaysa madagdagan pa yung stress nyo, lalo na sasabihin ng ibang class na unfair, hindi sila naka-experiment, tatanggalin ko na lang yan. Okay, so anyway, it's part of the activity sa mga nakagawa yan. Tapos yung sa mga hindi nakagawa due to class suspensions or ano, ibang activities din. Iyanan na lang natin. Part, it will still be part of your outputs. Pero yung mga hindi nakagawa, hindi ko na nagsasama sa exam mismo para fear.